Isang magandang araw po muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Huwag mo itong gagawin sa tubig, baka malasin ka. Ang tubig ay napakahalaga sa lahat, sa tao, sa hayop, at maging sa mga halaman. Kung walang tubig ay mawawalan din ang buhay, ang mundo. Alam na nating lahat kung ano ang nagagawa nito sa ating katawan at sa kalusugan. Kaya naman, ganun na lang ang pagpapahalaga natin dito. Kung ang tubig ay may kakayahan na magbigay sa atin ng buhay, ang tubig ay mayroon ding kakayahan na bumawi nito. Halimbawa na lamang ay ang mga nalulunod. Nakalulungkot isipin na ang tubig ay naiuugnay din sa mga paniniwala o mga pamahiin. At narito ang ilan sa mga ito. Palagi dapat na maglagay ng isang basong puno ng tubig sa ibabaw ng refrigerator o kaya naman ay sa likod ng pintuan dahil ito ay may kakayahan na makapag-absorb ng masasamang espiritu. Nagagawa rin itong itaboy ang mga ligaw na kaluluwa upang huwag pumasok sa inyong tahanan. Ang mga babaeng buntis naman ay hindi na dapat na umi-standby sa harap ng dagat at ng ilog dahil ang batang dinadala nila ay maaring agawin ng hindi nakikitang nilalang mula sa kaliliman ng mga anyong tubig. Hindi rin dapat na nagbababad ang buntis sa kanyang pagligo dahil malalagay rin sa peligro ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Ang pagbuga o pagsasaboy ng tubig ay sinasabing nakapagbibigay ng swerte. Kung ikaw ay bagong lipat ng bahay, kapag naipasok mo na ang lahat ng gamit, ay maaari mong sabuyan ng kahit isang basong tubig ang loob ng inyong bahay upang mawala ang nakadikit na kamalasan. Kapag ikaw naman ay aalis ng bahay, mag-iwan ka ng isang basong tubig sa mesa. Kapag dumating ka na at nakita mong malabo ang tubig sa baso, ibig sabihin ay mayroong ligaw na kaluluwa sa loob ng inyong tahanan. Kung ito naman ay hindi na bago at nanatiling malinaw, walang kaluluwang naglalagi sa loob ng inyong bahay. Pinaniniwalaan din na malas kung ikaw ay makikipag-toast ng baso na may lamang tubig dahil maaantala daw nito ang pagtawid sa ilog ng mga kaluluwa. Kapag ang bata o kahit pamatanda na nahulog sa hagdan, ang kanyang kinabagsakan ay binubuhusan ng tubig upang wala ng iba pang mahulog. Tinataboy kasi ng tubig ang kamalasang hatid nito. Ilan lamang po yan sa mga paniniwala o pamahiin na may kinalaman sa tubig. Kayo na pong bahala kung kayo ay maniniwala o hindi. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming maraming salamat po.